siguro, sinapin mo na yung buong department store. Konti pa nga yan eh. Gusto ko nga minsan may isama kita ron eh, para ikaw makapamili ka kung ano gusto mo. Diba? Siyempre gusto ko naman yung... Siyempre mahal kita, gusto ko lagi kong maganda. Susunod makeup. Tsaka isa pa. Kahit sa pag tayo nagsama na, kahit na araw-araw mamili ka sa supermarket, mag-shopping ka, kung saan mo gusto, kahit na maipagbili ko yung bahay ko sa Malolos, maisanla ko yung lupa ko sa Gapan, walang problema. Basta maligaya ka, at kung iisipin mo naman yung mga chikiting babes natin, kahit na ilan, maganda kinabukasan nun. Ikaw talaga, chikiting agad yung iniisip mo. Hindi mo pa nga sigurado kung magpapakasal ako sa'yo, no? Bakit nagdadalawang isip ka? Ibig sabihin, hindi mo ako mahal? Ito naman, hindi ka na mabiro. Mahal na mahal kita dahil ang date-pay ko sa'kin. Yun naman pala, hindi pa kasal na tayo. Pinangako sa'yo, paliligayahin kita. Buhay, Reyna ka. Alam mo naman na huli lang lubos ako. Nakikita na lang dito ako sa malayong kamag-anak. Ayoko namang isipin mo na kaya kita papakasalan dahil doon sa kakayamanan mo. Alam ko namang mahal na mahal mo ako, di? Patunayan mo, pakasal tayo. Sa bahay, wala kang gagawin kundi mahalin ako. Diba? Tsaka, ayokong makikita kang tinatratong katulong. Sa bahay, hindi mangyayari sa'yo yun. Ikaw naman, hindi naman ganun eh. Kahit papano naman, ano, nagutang na loob ako dyan. Pinag-aaral niya pa rin ako. Ba't ka, akala mo ba kailanganin mo pag-aaral? Ba't pag nakapagtapos ka ba, nakakasigurado kang papayagan kita magtrabaho? Aba, hindi ba pwede? Sinabi ko sa'yo, ang gagawin mo lang, aasikasuhin mo yung itatayo kong negosyo. Ha? Ganun lang. Kay mangali yung kamay mo sa kabibilang ng pera, eh, wala na akong magagawa doon, di ba? Basta ang sinasabi ko lang sa'yo, gusto kitang ialis dito. Ayokong nakikita mo. Gusto kong mabigyan kita ng magandang buhay. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Di ba? Wala ba kayong ashtray? Kasi hindi ka rin dito eh. At gusto ko na nagbibigyan mo sa'yo. Okay? Magandang hapon pong muli sa inyong lahat mula dito sa Lingguhang Pagtatanghal ng programang Hango sa aktwal na kasong napagpasyahan na ng husgado, Ang Ipaglaban Mo. Marami pa rin po sa ating kababaihan ang naniniwalang ang kapalaran niya ay ang mangalaga sa isang tahanan at magpalaki ng mga anak. Kaya't hindi na sila nangangarap na mataas na pinag-aralan at naghihintay na lang ng tamang lalaki na pakakasalan. At pag ang napili nila ay hindi naman makatugon sa kanilang ekspektasyon, sila rin ang higit na nasasaktan at mas nakakaawa sa dakong huli. Tulad sa kaso ni Veronica na matutunghayan ninyo sa hapong ito. Si Veronica ay isang simpleng babae na may simpleng pangarap. Naniniwala siyang ang tamang lugar para sa tulad niyang babae ay ang tahanan. Umaasa siya na ang lalaking kanyang pakakasalan ay bubuhay sa kanya at magbibigay ng magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanilang magiging anak. Pero simple man ang kanyang pangarap, tila ito'y naging isang masamang bangungot. Panoorin po natin kung ano ang nangyari sa kanya. Daw po. Sandali lang. Daw po. Daw po. Ito na, bababa na.
Dala to para kay Faustino de Vera. Ah! Okay, ma. Ano yan? Ano yan? Sulat daw galing sa bangko. Salamat. Sulat ka. Sandali, sandali. Yung loan ko, aprobahan na. Habang negosyo na tayo. Hindi okay. Siya nga pala. Pupunta ako ng kapal. Bisitahin ko na yung lupa ko. Sama ko. Huwag na, walang may iiwan dito. Papasalubungan na lang kita. Pakikuha na lang yung polo ko, ha? Nakakaya naman itong suit ko. Sige. Dito ang buong ano ko, kaluluwa ko. Araw ho. Anong kailangan nyo? Si Mr. Faustino de Vera po. Asawa ko siya. Sino sila? Sheriff po ako. May court order ako dito para kunin ang mga kasangkapan ninyo. Oh, bakit ho? Mrs. Mem, malaking pagkakautang ho ang asawa nyo kay Mr. Joselito Sanchez. Baka daw niya nang hindi nababayaran. Wala ako dito yung asawa ko eh. Hindi niyo pwedeng kuhain yung mga kasangkapan hanggat wala siya. Kung gusto niyo, Mrs., pwede namin siyang intayan hanggang mamayang hapon. Pero kung hindi siya darating, pasensya na ho, may court order tayong dapat sundin. Sandali lang po, darating na ho yung asawa ko. Huwag niyo naman kuhain, mamaya na naman ho. Pinagbigyan na namin kayo. Matagal na namin siyang hinintay. Darating na mo siya eh. Huwag naman. Mrs. May batas po tayong dapat ipatupad eh. Ginagawa lang mo namin yung tungkulin namin. Alam ko na sa daan na mo siya. Hintayin lang mo natin. Darating po yung asma. Please, mamamaw siya. Sorry, oh, Mrs. Bilis! Mrs., wala ko tayong magagawa eh. Bilis, may babalik pa kami yung pisina. Mama, ano ko kayo? Sorry, oh, Mrs. Sa akin, sabi niya babalik siya kaagad. Tatlong araw na hindi pa bumabalik eh. Nag-aalala na ho ako sa kanya. Lalong-lalo na ho, may problema pa ho kami ngayon sa bahay. Sigurado ko pang dito nagpunta si Faustino sa Gapan dito? Oo, sabi niya nga ho, dito nga daw ho sa Gapan. Aayusin niya nga daw ho yung lupa niya. Tapos kayo nga ho yung sinasabi niya, katiwala niya. Wala akong alam na lupa dito sa Gapan si Faustino. Oo nga, nagkasama kami sa bukid, ngunit sandali lang yun. Hindi ako ang katiwala niya. Hindi rin siya may-ari ng bukid na sinasaka namin. Pareho lang kami magsasaka noon.
Ngunit bigla siyang umalis. Ginusto pa niyang tumugtog ng gitara, magbuo ng banda, kaysa mangarap ng magandang kinabukasan. Nakawan tayo. Pinag-ipunok. Pinag-ipunok ko. Nasaan? Niloko na ako. Nakatiwala ako sa gabon. Pati ba naman? Nasaan ako? Ano ba nangyari dito? Nasaan ka ba? Iniwanan mo ba bukas tong bahay o ano? Hindi tayo nakawan. Inembargo ng sheriff yung mga gamit natin. Dahil daw sa mga pagkakautang mo. Ba't kailangan ka pa magsinungaling? Hindi totoo na galing ka sa gaban. Hindi rin totoo na may lupa ka doon at hindi totoo na katiwala mo yung tao doon. Dahil pareho mo lang yung magsasaka noon. Hindi naman kita pinakasalan na sa kayamanan mo eh. Kaya hindi ka na kailangan magmalaki pa sa akin. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Hindi mahalaga sa akin kung sino o ano ka. Ang mahalaga sa akin yung maging tapat ka sa akin. Hindi naman ako nagagalit dahil sa... Dahil hindi ka pala mayaman eh. Nagagalit ako dahil nagsisinungaling ka sa akin. Alam mo siya, kasi baka kay Alamera eh. Pati pribadong buhay ko, pinakikialaman mo. Pati yung mga pangarap ko, pati yung paniniwala ko sa sarili ko, pinakialaman mo. Kasi na nalang paniwalaan mo yung sarili mo na totoo lahat ang sinasabi ko. Di wala tayong pinag-aawayan ngayon! Ganun na naman ang buhay, hindi naman pinagbabawal pangarap pa! Alam mo ba, hindi mo lang naramdaman kung anong sakit nga. Yung kung gano'ng katakot yung naramdaman ko nung dito ako, wala ka kasi. Oo, nandun kasi ako sa Quiapo, namamalimos, habang nagigitara, andun ako, oh, para kumita ng pera, na maniniwala ka. Hindi rin, di ba? Dahil alam mo, nagsisinungaling ako, di ba? Huwag ka na magtanong! Tapos! Nabuko mo na ako, masaya ka na? Pinahiya mo na ako, masaya ka na? Ang importante lang naman sa akin yung magkasama tayo eh. Yun naman pala eh! Ang importante sa akin yung maging parte ako ng buhay mo. Yun naman pala eh! Kung alam ko lang yung nangyayari sa'yo, di okay lang. Oh, ngayon, alam mo na! Ano bang hinahangal-ngal mo dyan? Hindi na kailangan magsinungaling. Pahiramin nalang kaya kita ng damit. Di ba? Nakakaya naman sa'yo. Taong to naman. No? Ngayon ko pa nahiya sa akin. Sige na, basta susunduin ka sa Sabado. Sige na, tara na. Parang... Ano ka ba? Ngayon ka pa mahihiya. Basta umaten ka na lang sa Sabado. Susunduin kita. Tapos nakikita natin mga high school friends natin. Sigurado ako meron kumaba. Meron pumayat. Meron nakakalbo. Tara na. Sige na. Siguro... Yung iba sa kanila, malapit ng graduate sa college, ano? Yung iba siguro, successful na. Tulad mo. Ako na lang ang hindi. Hindi ko nga alam kung anong buhay ang... Anong buhay ko. Kung anong kinabukasan ko. Maasa lang ako sa asawa ko. Ang masakit man ito, Flor. Walang-walang pera si Faustino. Nahihiya nga ako dun sa mga kaklase natin dati. Dahil ito yung napili kong buhay. Dahil ganito yung nangyari sa buhay ko.
Pero Veronica, masaya ka ba? Mahal ko si Faustino. Masaya ka ba? Oh. Eh, tingnan mo, tingnan mo, Luis. Bakit? Ano? Oh, ayan. Ayan, iyan. Tingnan mo. Kumagalaw. Susipa. Ako, Veronica, kung masaya ka naman, may iintindihan nila kung bakit ito ang buhay na pinili mo, di ba? Contento na naman ako eh. Kahit mahirap. Basta ang iniisip ko na lang akong reyna nitong bahay na to. Dito namin papalakihin yung mga magiging anak namin. At dito na rin sila matututong mangarap. Tama yun. Oh, Veronica. May sulat to. Ikaw mo. Veronica? Veronica, bakit? Paglalakihan niyo mga anak ko. Huh? Wala na kami ba? Inihilip na nung pa. Sabi ko sa'yo eh, huwag ka na manonood ng sine eh. Nakukuha mo eh. Ano, alis ka na naman. Doon tayo sa taas na yan. Mag-usap tayo doon. Tara. Hindi na sa'yo yung bahay niya. Inilit na ng bangko dahil sa pagkakautang mo. Eh, ba't pinayagan? Itong mga gamit na lang na itong pag-aari natin ngayon. Eh, ba't pinayagan mo? Wala akong magawa eh. Wala kang magawa? Di sana man lang inintay niyo ako rito! Inintay niyo ako dumating, makagawa tayo ng paraan. Pwede naman akong gumawa ng paraan eh. Marami akong makukutangan dyan. Mabubunaan natin yun! Ano ka na ba naman? Hinintay? Ilang araw sila naghintay sa'yo. Binigyan ka nila lang ilang buwang palugit. Ilang araw kami naghintay sa'yo. Pero ni Ani mo, hindi namin nakita. Panawat-datnan mo ako dito. Alos mamalimos na ako na parang pulubi. Para lang... Hindi mo lang sinasabi sa akin kung sakit ka pwede makagila pag may problema mga ganito. Iniiwan mo ako mag-isa. Dati, tatlong araw mo akong iniwan. Ngayon, ilang linggo. Sa susunod, ilang buwan, ilang taon, babalik ko pa ba? Ha? Sabihin mo, hintayin. Hintayin.
Sorry. Dahil sa susunod, hindi lang ako mag-iintay sa'yo. Pati anak ko. Isipin mo na ano magiging anak ko. Pawang sa na tayo ngayon. Hindi ko alam. Ewan ko. Eh, kung nagsusoli lang ako, kahit sa bangketa, pwede ako. Alam mo namang hindi tayo pwede doon sa tiyahin ko. Ayoko namang dumipende doon. Hindi ko naman sa malapit na kamag-anak eh. Hindi ko naman sinabing doon tayo titira eh. Hindi ako manhid. Alam kong pabigat lang tayo ron. Hindi rin pwede iniisip mo sa kapatid ko. Huwag na natin guloyin yun. Eh, kapatid mo naman yun eh. Meron ako naiipon dito na pera. Pwede tayong pumunta sa Mindoro. Alam mo na magkagalit kami noon. Gusto mo akong pabalikin doon? Ano ka ba naman? Lumuwas na lang tayo ng Maynila. Meron ako naiipon na pera. Pwede nating pang-rent ng isang maliit na kwarto doon. Tapos marami naman doon pwedeng pasukan eh. Mas madali ang trabaho doon kaysa dito. Mahal mo ako, di ba? Kaya handa ka magtiis. Pagdating natin sa Maynila, kahanap akong trabaho. Kumagal na malalampasin na rin natin ito. Ubus yung naiipon kong pera. Kailangan naman siguro kumilos tayo para naman ma-maintain naman natin itong upa sa bahay. Mailap nga ang trabaho eh. Eh, hindi naman kasi lumalapit yung trabaho. Kailangan ikaw maghahanap eh. Kaya, t-shirt? Ha? Saan na naman pupunta? Saan pa? Di sa kanto, magtatanong-tanong ako kung saan makakita ng trabaho. Baka naliligaw ako, kaya hindi ako makakita. Hindi ka na naman uuwi. Ano ba talaga gusto mo? Eh, gusto ko lang naman sana magkaroon ng direksyon ng buhay natin eh. Sa palagay mo ako, ayaw ko? Sa palagay mo ako, kontento na ako sa ganito? Ha? Yung ba palagay mo? Gusto ko rin maghirap? Eh, hindi mo naman kasi ako naiintindihan. Maawa ka naman, Faustino. Malapit ka na magkaroon ng anak. Sana naman isipin mo man lang siya. Kasi ginagawa ko naman yung pagiging ina eh. Pagiging asawa mo eh. So sana naman gawin mo naman yung... Ang hirap kasi sa'yo! Porke hindi ko natupad yung mga pangako ko sa'yo. Ang tingin mo sa akin gahanip na, liit! Hindi ako inutil! Alam ko ginagawa ko! Babae ka lang, ha! Thank you.
Kumusta ka na? Sorry ah. Sorry. Palagi ko nalang narinig yung sorry ni Ella. Tuwing umuwi ka, sorry na lang ang narinig ko. Pero wala pa rin nangyayari. Umaalis ka pa rin na hindi ko alam kung kailan ka babalik. At kung babalik ka pa. Nandito na nga ako eh. Nung kailangan kita, nasaan ka? Wala. Esensya ka na. Napasubo lang. Alam mo na nga, kabuanan ko na eh. Alam mo rin na nag-iisa ako. Pero hindi bali na yun, okay lang yun. Basta lang sana, iniisip mo man lang na isang araw magkakaroon ka na ng anak. Patawarin mo. Patawad? Dapat binibigyan mo kami ng importansya eh. Alam mo ba, kahit wala tayong pera, okay lang yun. Kahit mahirap tayo, okay lang yun. Basta ang importante, magkakasama tayo. Lalong-lalo na ngayon na may anak na tayo. Kayo na ang pinakamahalaga sa akin. Kung bakit ako wala tuwing kailangan mo ako. Dahil naghahanap ako ng kahit pa paano may aabot sa'yo. Hindi naman banay happenings ang sinasama ko sa barkada ko eh. Minsan kahit na nga napapahiya na ako, pinagtatawanan na kami. Okay lang eh, mahalaga sa'kin. May pera ako, may uwi. Misawan. Nahihiya na akong umuwi. Wala na akong mukhang maiharap sa'yo eh. Puro na lang pangata. Di mo lang alam kung gaano kahirap ang maghintay. Napakahirap, Faustino. Masakit sa akin ang hindi kayo makita. Hindi ko na nga alam kung kailan pa tayo magkakasalo-salo. Nung kapanganakan nga nung anak ko, wala ako eh. Mas masakit sa akin, di ba? Pero okay, tinitiis ko. Ayoko lang maging inutil. Masakit kasi yun. Ayoko tanggapin na inutil ako eh. Mahirap, Faustino. Masakit din sa akin yun eh. Lalo na kung hindi ko alam kung kailan ka babalik. Tawarin mo na ako. Alam ko, malaki na pagkukulang ko. Malaki na kasalanan ko. Patawarin mo na ako. Mahal mo ba ako? Kailangan ka naman. Kailangan ka ng anak.
tapos yun. Ang ganda-ganda naman niya. Cute-cute. Masensya na, anak, ha? Alam ko, marami ng utang si Papa. Masensya na, ha? Babawi na lang ako sa'yo, anak. Diswertihin din tayo, ha? Hmm? Yung Sabado na, ang chikas, kaganda ng chikas ka. Oo, apaputi yun. Oo. The best yun. Stino, paano yan? Mena ka na ngayon. Hindi ka na makakasama sa amin. Sino yung sabi? Basta't sayawan at kantaan ng happenings. Hindi ako mawawala sa kanya. Ibang klase to. Oo, ay talaga ba? Ay tama to. Oo. Eh, may pariyaan sa Cotabato. Oo. Kasama kang tropa. Sasama ka ba? Ano problema ron? Siyempre! Sama! Okay talaga. Sama. Okay ka, pare. Okay to. The best talaga to. Huwag ka muna kayo mahingan, hindi ako makapag-concentrate. Isang bagsak nga dyan. Ano ba inupa ka mo? Hindi ko naman inupa ka mo. Isang bagsak nga. Ala, Elvis Presley. Isang bagsak ko. Hindi. Mala Elvis. Faustina? 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 Nene. Faustino! Madalas, hindi inuuwian ni Faustino si Veronica. Minsay linggo, minsay buwan, hanggang sa hindi na umuwi ito ng maraming buwan. Matulin pang lumipas ang panahon, lumaki ang anak nilang si Janet at nasanay na itong wala ang ama. Upang masuportahan ni Veronica ang anak, siya ay namasukang labandera sa mga mayayamang pamilya. Dito niya nakilala si Romy, family driver ng isang mayamang pinaglalabahan niya. Naging magkaibigan silang dalawa, kasundong kasundo rin ng kanyang anak na si Janet, ang binata. Kaya. Kaya ko na. Nakapagpahinga na ako eh, so okay na. Nahihilo lang naman ako kanina eh. At nakakaya naman kay Mrs. Montes, hindi ko natapos yung mga labahan ko. Si Tito Romy na lang daw pong bahalang magpaliwanag sa kanila. Sabi niya po, kaya daw po kayo nahilo dahil daw po na sobrang pagod ninyo.
Nay, huwag na po kayo magpapagod, ah. Kasi po, baka po may masamang mangyari sa inyo, eh. Natatakot po akong mapag-isa. Ito nga dito. Ano ka ba? Kung ano-ano mga pinag-iisip mo dyan? Alam mo ba, hindi pa ako mamamatay. Malakas ako eh. Ba? At saka alam mo ba kung sino ang nagbibigay lakas sa akin? Ha? Ikaw. Pag nakikita kita, lumiligaya ako, lumalakas ako. At saka, gusto pa kitang binibigyan ng magandang kinabukasan. Kaya patuloy mo lang akong mamahalin. At magiging masayang nanay, at magiging malakas. Na hindi lang naman po akong nagmamahal sa inyo eh. Sino? Si Tito Romy rin po. Alam niyo po kung hindi po kayo nagkamalay kanina, siguro po sinuwid niya na po kayo sa ospital. Nay, alam niyo po, ang bait-bait ni Tito Romy. Sana po siya na lang po ang naging tatay ko. Inay ang Tito Romy! Halika, may pasalubong ako para sa'yo. Ito. Akin po ba ito, Tito? Siyempre, natitiyak ko kasi magugustuhan mo yan. Nay, ang ganda-ganda po, oh. Sandali lang po, maglalaro lang po ako sa labas, ha? Oh, ingatan mo yan at mag-ingat ka. Opo. Salamat po, Tito Romy. O, mag-ingat ka. Diyan lang po kayo, ha? Sige. Oh, para sa'yo. Salamat. Oh, kumusta ka na? Okay lang. Alam mo, huwag mo munang pipilitin ng katawan mo magtrabaho. Pinahihirapan mo ng sarili mo eh. Kayod kalabaw ka na. Ay, ako lang naman ang inaasahan ni Janet, kaya kailangan. Alam mo, matalinong bata yung si Janet eh. Sayang kung mapapabayaan. Ay, hindi ko naman siya pinababayaan ah. Pero mahirap ang nag-iisang magulang. Kaya ko. Tandaan mo, lalo pang lumalaki ang anak mo at lalong dumarami ang kailangan niya. Marami ka na naibibigay sa kanya. Mas marami pa akong gustong ibigay. Ah. Masaya kayo palagi ah. Mukhang nagkakasundo kayong dalawa. Ikaw lang naman tong ayaw pang magkaroon ng tatay si Janet eh. May tatay na si Janet. Wala nga lang dito. O di wala na rin yun. Ikaw talaga, puro ka biro. Hindi naman ako nagbibiro eh. Mahal kita, Veronica. May asawa na ako, Romy. Iniwanan ka niya. Pinabayaan. Romy. Sorry ah. Nagiging makulit tuloy ako. Veronica! Veronica! Anak mo! Na-aksidente! Kung wala ka, hindi ko na alam kung ano nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro ngayon patay na yung anak ko. Wala yun. Sino po bang dapat na dumamay sa'yo kung hindi ako? Ngayon, wala ka nang dapat na alalahanin. Magaling na si Janet. Mabuti na nga lang at wala masyadong naging pinsala sa kanyang katawan. Binayaran ko na rin lahat ng gastos sa ospital. Kung wala ka, paano na kami? Kaya nga nandito ako.
Hindi ako mawawala. Ito, Veronica. Kunin mo. Hindi ko matatanggap yan. Sobra-sobra na nga dulo na ginagawa mo sa amin. Para kay Janet ito. Sige na, Veronica. Kung hindi mo ako matatanggap bilang kapalit ni Faustino sa iyong puso, tanggapin mo man ako bilang ama ni Janet. Kailangan ng bata ng ama. At gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama sa kay Janet. At ipinapangako ko sa'yo mula ngayon, hindi ka na mahihirapan. May katuwang ka na. Bubuhay ko kayo mag-ina. Pare. Hoy. Nabalitaan mo na ba yung chismis? Anong chismis? Ano bago? Tungkol dun sa asawa mong si Veronica. Oh, ano naman tungkol sa asawa ko na naman? Ano eh, may kinakasama ng iba. Biruin mo. Sa darating na pasukan, mag-grade 1 na si Janet. Tapos hindi natin mamamalayan. High school na yan. Tapos college. Tapos nurse na. Alam mo, kahit na driver lang ako, pagbubutihin ko eh. Pagsusumikapan kung matumad yung mga pangarap natin, yung mairao si Janet ng maayos. Napakabuti mo talaga, Romy. Maglilitanya ka na naman. Isip ko kasi, binibigay mo lahat yung mga hindi nabigay ni Faustino. Hindi ko alam kung ginagawa mo lang yan dahil naaawa ka sa akin at sa anak ko. Mahal kita. Yan ang itanim mo sa isip mo. May karapatan ako sa'yo at sa anak ko. Anak ko lang si Janet. Nasaan ka nung kailangan niya ng ama? Nasaan ka nung halos mamatay siya sa gutom? Nasaan ka nung halos mamatay ako sa pagod para na may mapakain sa kanya? Nasaan ka nung aksidente si Janet? Nasaan ka? Wala. Kaya wala akong karapatan sa kanya. Sabihin ko sa'yo, nagbago na ako. Nagbago ka na? Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo. Ilang beses naman akong naniwala at umasa. Ilang beses kang umalis ng bahay para humarap ng trabaho at hindi ka na bumalik. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Sinungaling na mo, sinungaling! Inaamin ko! Pero hindi kita pinagtaksilan. Pinabayaan mo ko. Niyurakan mo pagkalalaki ko. Kung importante sa'yo yung pagkalalaki mo, mas importante sa akin... Dangal ko sinira mo eh! Bakit? At ako, hindi ba nasira ang pagkatao ko nang datnan at iwan mo ko dito? Ha? Hindi mo ba sinira ang buhay ko? Huwag mo ako itong babalakihan! Mo?
di ba? Huwag mo nang guloyin ang buhay namin, mag-ina. Kung ayaw mo sumama sa akin, sa korte tayo mag-usap, ha? Ididimanda kita. Tandaan mo yan! Nasaan ang inay mo? Nagpunta po siya sa abogado. Bakit? Anong nangyari? Dumating po kasi dito kanina ang itay. Ididimanda niya raw po ang inay. Gusto niya po kami kunin. Ayoko po. Tinuromi ko po ang gusto kong tatay. Ayoko po sa kanya. Tahan. Tahan na, Janet. Hindi ko kayo bibigay sa kanya ng basta-basta. Tandaan mo, paglalaban ko kayo. Hindi niya kayo mababawi, ha? Kahit ano ang mangyari. Baka po yung pakulong niya ang inay ko. Lalaban tayo, Janet. Lalaban kami ng inay mo. Kahit saan pa kami korte makakarating. Pinarami. Idinimanda nga ni Faustino ng kasong adultery ang kanyang asawang si Veronica at si Romy. Sa kanyang pagtatanggol sa sarili, isinalaysay ni Veronica sa hukuman ang kanyang karanasan sa piling ni Faustino, ang mga kabiguan at paghihirap na kanyang natamo. Si Veronica ay napilitang makipagrelasyon kay Romy sa dahilang siya ay iniwan ng walang sapat na ikabubuhay at pinabayaan ng irresponsableng si Faustino. Pero ayon sa korte, mali si Veronica. Hindi sapat na dahilan ang pagtalikod ni Faustino sa responsibilidad at pag-iwan sa kanya sa gitna ng kahirapan upang pagtaksilan ni Veronica ang kanyang asawa. Hindi ito sapat na katwiran upang mapawalang sala si Veronica sa kanyang paglabag sa sumpaang maging tapat sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang tao, kahit pa nga ginawa niya ito dahil babayaran siya at meron siyang kikitain para sa ikabubuhay nilang mag-ina. Sana'y ginamit ni Veronica ang kanyang karapatang ibinigay ng batas. Maaari niyang pilitin si Faustino na gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ang pagbibigay ng suporta sa kanya at sa kanilang anak. Kaya't siya'y may sala pa rin at nahatulang mabilanggo sa salang pakikiapid. Nay, alam po, dinalanda po namin ni Tita Eddie ng mga damit at pagkain. Alam ko po, kailangan mo po ito dito eh. Inay, alam mo po, sabi po ni Tita Eden, 5 tulugan na lang daw po birthday ko na. Tsaka po, malapit na daw po akong mag-aral. Inay, sana po sa birthday ko kasama kita. Hindi tayo pwedeng magkasama sa birthday mo. Kasi, alam mo naman yung sitwasyon ng mami, di ba? Nandiyan naman ang Tita Eden mo eh. Siya nang bahala sa'yo. Hindi kanya pababayaan. Siya nang bahala bumili ng cakes mo, ng ice cream, ng sapatos, ng damit. Siya nang bahala lahat, siya nang maghanda. Siya na yung mag-iimbita ng mga bisita mo. Oh, huwag ka naman niya. Hindi ka naman pababayaan ang Tita Eden mo eh. Nay, kasi po gusto ko kasama kita eh.
anak. Hindi pa tayo pwedeng magkasama ngayon. Alam mo naman yung sitwasyon ko eh. Basta iisipin mo lang ang lamin-lamin mong sasalit sa isip mo. Wala akong inisip, kundi ang kapakanan mo, ang kinabukasan mo. Kung bakit malumantong dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Dahil sa'yo lahat. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak ko. Ayoko sa'yo, salbahay ka! Pinako lang mga nanay ko, salbahay ka! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo, salbahay ka! Anak, di mo naiintindihan ang lahat. Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo, salbahay ka! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo, salbahay ka! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Pinako lang mga nanay ko! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Pinako lang mga nanay ko! Ayoko sa'yo! Salbahay ka! Siguro nga hindi niya naiintindihan. Pero alam ko, alam niya kung sino ang nagkulang. Kukunin ko, anak ko. Anak ko yun! Anak ko, hindi mo anak! Wala kang kwentang ama eh! Kahit kailan hindi niya naramdaman na naging ama ka sa kanya. Tapos ganyan sasabihin mo, kukunin mo siya sa akin. May karapatan ako. Wala akong karapatan! Si Eden, kukunin ko bilang ama. Siya ang kapatid ni Romy. Siya ang nag-aalaga ngayon kay Janet. Siya ang pamadon. Siya ang nagpapakita naman sa akin. Kahit kailan, hindi ka naman nagpakita naman sa akin sa ito kanya. Ito naman pagkakataon ko, pare. Pakita sa kanya lahat ng pagkukulan ko. Dati umalis ka. Bakit ka umalis? Kasi tinanukuran mong pagiging ama mo para sa kanya. Kaya nanamit mo ako. Nilalayo mo ako bilang ina niya. Nilalayo mo sa akin yung anak ko. Ano ang lahat ng tao? Ano ang pwede tao? Napakasama mo, huwag ka namang makita. Para awa mo na. Umunang ulit ang buhay ng anak mo. Umunis ka na. Para awa mo na. Ayaw na ka na makita. Ayaw na ka na makita. Umunis ka na. Namayas ka na. Alam kong marami sa ating mga ginang ang hindi sasang-ayon sa desisyong ito ng hukuman. Ngunit ito ang batas, kahit gaanong kalupit man ito. Tandaan natin na ang isang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Kung sa ating merong nagkasala, sa ating hindi ang magkasala rin para tayo'y makabawi. Maging matatag sana tayo sa lahat ng pagsubok at lagi nating isipin na sa kabila ng lahat ng kahirapang ating dinaranas ay may naghihintay na kaginhawahan. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po si Atty. Jose Sison na laging nagpapaalala, kapag may katwiran, ipaglaban mo.